Palompon is obviously a coastal town. We are composed of 50 barangays. Meron sa highlands, meron din sa coastal barangays. Ang source of livelihood ng mga tao dito is of course agriculture. This includes fisheries. Ang dagat ay buhay ng tao. Kung walang dagat, so wala tayo. For how many years, wala na kaming nakukuha mga illegal fishing. Dahil yun nga, nakikita na nila kung gaano kahalaga ang yamang dagat. Isang paraan kung bakit na-control ang illegal fishing sa Palompon, nag-organize kami ng bantay dagat. Dito ang hanap buhay, ma'am. Kasi ako dati fisherman ako, pero malaga yung dagat yun. Kay naidagang isda, corals na apod, mana itong makita. Ya, ang pagkinabuhi sa tao, naapod diha sa ang katong mga fisherman pagkinabuhi sa dagat. Ini-involve namin ang mga fisher folks dahil nagkaroon sila ng kabuhayan. Isa rito ang iyong mga fish cages. And aside nitong mga fish cages, mayroon kaming seaweeds, deboning danggit. Maraming nag-shift from capture to fish cage dahil nakikita nilang sustainable at saka ang market hindi rin problema. Ang tabok islet namin, ito ay nagsisilbing itlogan ng mga isda. Tinatawag na sanctuary dahil dito naninirahan ang mga isda dahil maraming mga pagkain, makukuha nila makakain. Center of education din sa mga bata na gustong matuto kung ano yung nasa loob ng tabok at saka para malaman o makilala nila yung mga different species kung ano yung tumutubong ng mga kahoy o mga mangroves doon sa loob ng tabok. After the MMK provided suit the fund, we revived the education for a cause, but a much, much more detail. Before, it was only one day. This time, it's 2 days. Covering from solid waste at the Eco Park, kayaking, straight to Tabok Marine Park, then seagrass and coral appreciation identification, and the following day, straight to the Terrestrial Eco Adventure Park. So it's a macro level approach connecting the concept and the importance of the seagrass, corals, and mangroves while connecting it into our terrestrial, which is our forest reserve. We started having the idea of carrying capacity in Kalangaman way back 2011. And the idea of having 500 persons a day, mandatory, and everybody hated us. Why? Because they cannot see the idea why you have to limit and have the specific number of carrying capacity per day is that to maximize our program on solid waste management. Every peak season, we accommodated as many as 20, 30 groups, but we denied as many as 60 to 70 groups. It was only the closure of Boracay that people really wanted. And the idea of carrying capacity is now a click term. Karamihan sa problema talaga namin dito nung nakaraan, yung sa garbage at saka yung CR, ang ginagamit na septic tank is yung tinatawag na aerobic septic tank na tinatawag namin nga eco-sip. Na yung galing doon sa yung waste na lumabas doon sa aming septic tank, pinaprocess siya ulit na talagang clear water na siya. So pwede na siyang ibalik. So ang marine protected area natin sa Kalangaman is 300 hectares, ang laki. Tapos yung mga fishing folks namin dito sa Kalangaman, pwede lang sila mag-fishing 100 meters away, pero daytime na lang, wala nang sa gabi. Tapos maganda naman yung epekto nung ginawa yon kasi yung wala pang mga ilang buwan pa lang, so nakakita kami ulit na yung mga pawika na umiitlog ulit. So bumabalik kasi hindi na sila nabubulabog. Itong dito sa north part sa Kalangaman, kung dito kayo mag-snorkeling, so marami kayong makikita. Makikita niyo yung iba-ibang klase sa isda, tapos yung ating giant clam, saka yung helmet seal na malaki. More than 10 years na ang pagbabantay namin sa dagat during spawning season sa danggit. At maraming ang mga fisher folks na benefited dito sa aming close season sa danggit. The bantay danggit or adlaw sa danggit, it evolved into a program na rin. Before, it was an enforcement. Right now, it evolved into a more community-based tourism program that helps the community.
nang nag-close season, may, pagkatapos ng close season ng buwan, may isang taon ng huli na kaano ng yung bunsod, maraming huli, mahigit 1,000 kilos ng fresh danggit. At ibang manghuli din, maging 25 kilos, isang taon ng huli ng danggit. Hindi naman yung masama, yan is kabutihan ng katauhan dito na padamihin ang mga isda at hindi maubos na mapunta pa sa ibang henerasyon yung pagdami ng danggit. Kailangan sumayaw tayo sa panahon, hindi pwedeng yung nakagawian natin, yun lang palagi ang gagawin natin. It wasn't a lifestyle before, pero ngayon, ang aspiration namin, yung gusto talaga namin dito sa Palompon, that it becomes a lifestyle. Kasi pag nasanay ka, it's in your system, madali na lang siyang gawin. Hindi na siya sagabal sa buhay mo. We would like also, in behalf of the mayor, we would like to thank all the people of Palompon, especially those in the coastal barangays who have observed our cleanliness, our no fishing, no illegal fishing. Sila po ay parte po ng success ng Palompon. Sila po talaga yung nagdala ng success sa Palompon. What you have created is a tidal wave of ripple effect talaga. It really helps the community, it motivated the community, it motivated the local government. Aside from motivating the local government, you give honor to the local government. You give recognition to the local government who works so much for the environment. MMK provided us a very wide applaud. Sa MMK, buong pasasalamat or taos po sa in behalf sa LGU, ako nagpasalamat na dako kay natabang ang MMK project kay nadagdagan ang aming kaalaman at saka pagpangalaga sa aming karagatan. So salamat talaga sa MMK ug daghan ang natabangan sa among mga fisher folks diri sa Palompon tungod sa MMK.